Hello! Ito si Manang Laila. Gagawa tayo ng malunggay pandesal. So, ito ang ating kailangan. Meron tayo ditong asukal. Ayan. Isusulat ko na lang po dito para makita nyo. Asukal. Meron akong yeast. Asin. Isang itlog. Milk powder. Skim milk po yan. At tsaka dehydrated na malunggay. Pwede po kayong gumamit ng fresh or yung pina ano sa init. Ayan, yung binilad. Ito kasi yung dehydrated po ito, yung moringa powder. Tapos, meron po ako ditong lard at tsaka margarine. Meron po akong 1 cup na water. Pwede po kayong gumamit ng milk din para mas masarap. Meron akong flour. So, pag-isahin lang natin dito sa ating pagmasahan. So, unahin natin itong ating tubig. Ayan. Isunod natin ang ating yeast. Ayan. Kung magmano-mano po kayo, pwede nyo pong ilagay sa planggana at masahin, tunawin ang asukal, tsaka yeast. Ayan. Lagay ko na to lahat. Ayan. So, ayan, matutunaw na dyan. Pwede nyo pong ipabloom ito, pwede rin po hindi. So, ilagay ko na rin po ang ating margarine. Ilagay na natin ang ating milk. Ayan. Sunod ko yung aking itlog. Ayan. At saka ang ating flour. Ayan. At saka natin ilagay itong ating powder na moringa. Ayan. 1 tablespoon lang. Lagay ko na yung asin. Ayan. Lagyan ko ng vanilla. Pwede rin walang vanilla. Ayan. 1 tablespoon lang. So, at ready na natin ilagay sa ating machine. Andito yung machine sa baba. Ayan. So, switch na natin. Yun. Pindutin. Oh. Yan, siya nang magmamasa niyan. So, yan siya. Tulungan lang din ng kit. So, ito na ang ating pandesal dough na malunggay. Umalsa siya ng konti. Yan. Malamig kasi dito. Kaya hindi ko na siya nilagay sa, hindi ko na siya itinago. So, dito na lang siya. So, umalsa rin ng konti. Tapos, i-form natin ng pandesal. Yan. So, lagyan natin ng a little bit powder. All-purpose flour. Tsaka natin taob. Ayan o, ang lambot niya. O. O, ang lambot. Ayan. Masyado siyang malambot. Aabot ito ng ilang araw na masarap, malambot, hindi siya matigas. Ayan, oh, nagdikit na. So, medyo anuhin pa natin ng konti. Parang yung kamay ko na hindi siya anong magmasa kasi parang nakikilit sa lambot. Oo. Oh. Pag nag-dry na siya, okay na siyang hawakan. Oh.
Ayan. Yung sa akin lang, pinapakita ko lang kung paano po gumawa. Baka sabihin nyo, ang siksi ko naman na nagmamasa. Ayan, hati-hatiin po natin. Para hindi siya dumikit. Mga hindi natin kiluhin, mga 18 or 20 pieces na lang ang gawin natin dito. So ayan. So 2, 4, 6, 8. So gawin pa natin kalahati. So ito i-ano na natin sa breadcrumb. So, ito na siya. Takpan natin. Palsain natin hanggang dumoble. Ayan. 30 to 45 minutes. Pero pag dumoble na siya, okay lang. Kasi dito malamig, medyo matagal ang pag-alsa. Pero pag mainit, ang bilis lang talaga. Mga 20 minutes, umalsa na siya. So, dito malamig, yun ulit. Matagal, umalsa. So, antayin natin ng mga 40 to 45 minutes or to 1 hour. Ito na. Alay natin. Biyakin natin. Tama, init-init pa. Ayan, oh. Ang ano niya, lambot. Oh, mainit pa. Ay, umuusok. Umuusok.
Ito na ang pandesal malunggay ni Manang Laila. Thank you for watching. Like, subscribe for more. Thank you.